At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kagawian ni Laba ang babalagi sa higaang bato sa silong ng puno ng ulipa. At idaabot siya ng gabi. Pinagsabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag siyang magpaabot ng tili dahil baka siya'y maingkanto. Isang araw, nabalitaan niya na naaksidente ang kanyang matalik na kaibigang si Shabana. Kaya dali-dali itong nagpaalam sa kanyang ina para dalawin ang kaibigan sa pagamutan. Samantala, galit si Haring Kamran sa paggamit ng kanyang anak na lalaki sa kamelyo niya. At ilang sandali lamang ay sinabi ng kawal na nakadisgrasya ng karosa si Aman. Lalong nagalit ang hari. Nagmatigas si Aman, ayaw bayaran ang damyos. Naawa si Lawa sa kaibigan dahil nabali ang buto ng dalawa niyang paa. Kinagabihan, napansin na mag-asawang Maher Sula na wala si Lawa sa kanyang siling. At maya-maya, narinig nila ang sigaw ng dalaga. Ano, nandun ba sa silid niya na natutulong si Lama? Eh naku, Maher, wala pa siya. Baka nasa labas pa. Ano, may saan na naman nagpuntang babaeng yun? Ha? Saan? Eh, ewan ko. Nandito lang siya kanina sa tapat ng bintana eh. Kala ko nga eh, pumasok na sa silid niya. Eh, wala pa pala. Anako, baka lumabas na naman ang hindi natin namamalayan. Eh, siguro nga. Ang mabuti pa, tingnan natin sa labas. Halika, samahan mo ako, Maher. Sige, halika. May delikado. Baka maingkanto. Bilisan mo. Sige. Tingnan natin doon sa ginawa mong higaang bato sa silong ng puno ng uliba. Maher! Si Lama! Lama! Anak! Nasaan ka? Lama! Lama, anak! Nasaan ka? Lama! May... Sisindihan ko itong suno. Wala na siya sa higaang bato. Ha? Nasaan siya? Nako. Wala, may dumukot yata sa kanya. Lama, anak! Lama! Nasaan ka? Anak! Lama! Ina, ama! Sinong hinahanap niyo dyan? Ha? Bakit kayo lumabas? Lama? Ay, nandiyan ka pala sa loob ng bahay. Naka, paano nangyari yun? Paano? Oo nga. Nandyan ka lang pala sa bahay. Pero sino yung sumigaw? Sino? Ayan, narinig ko na ang problema. Magkagagawa ka na naman ng problema, Aman. Ama, bakit ba galit na galit ka sa akin? Eh, magpasalamat ka nga, Ama, dahil hindi ako namatay. Mabuti pa sana kung namatay ka na dahil ang dami mo nang ginagawang problema. Ganun ba, Ama? Sige, mamaya. Baka mamatay na ako. Hintay mo lang, Ama. Ibabalita na lang sa'yo na mga kawal na patay na nga ako. Ano? Talagang sumusobra ka na, Aman. Baga ako na ang makapatay sa'yo. Kamran! Ano ba na naman yung pinagtatalunan ninyong mag-ama? Rimas,
Kausapin mo nga itong gagong anak mo. Baka hindi na ako makapagpigil, mapati ko na siya. Sige, Ama. Patayin mo na ako ngayon sa harap nina. Patayin mo na ako! Anak ko, huwag ka lang sumagot, anak. Tama na yan. Halika, doon tayo sa labas. Halika na. Iwanan na natin ang ama mo dito. Ayop ka talaga, Ama. Ikaw ang sisira sa pangalan ko. Hindi. Ayaw kong masira ang pangalan ko. Kaya kung hindi ka titino, mauutang ko ang buhay mo. Maraming salamat sa iyo, Lama, dahil dinala mo ako dito sa bahay niyo. Malaking utang na loob ko sa iyo ang bagay na ito. Kaya lang, parang masyado na yata akong pabigat sa iyo. Huwag mo nang isipin yan, Sabana. Magkaibigan tayo. Siguro naman, kung sa akin nangyari ang ganyan, hindi mo rin ako pababayaan. Oo naman. Aray ko, kumikirot na naman ang paa ko. Ah, sandali lang ha. Haplosin ko para mabawasan ng konti ang kirot na nararamdaman mo. Lama! May kumislap na galing sa kamay mo! At nawala ang kirot na nararamdaman ko! Gumaling na ako! Lama, gumaling na ako! Mahir! Mahir! Nasaan ka? May sasabihin ako sa'yo! Mahir! Nasaan kaya ang Mahir na yun? Mahir! Nasaan ka? Silamahan ako! Nakakagamot pala! Mahir! Tahimik dito sa bukid ah. Nasaan kaya ang Mahir na yun? Baka nakipagkita siya sa layan na yun. Mapapatay kita, Mahir, kung totoo ang hinala ko na nakipagkita ka kay Layan. Mahir! Nasaan ka? Mahir! Sola! Nandito ako. Mahir! Naku, nandyan ka lang pala nakahigan sa buntun ng dayami ng trigo. Ano bang nangyari sa'yo? Sola, nagagat ako ng napakalaking alaktan. Kanina pa, kaya palagay ko, kumalat na ang kamandahan sa buong kong katawan. Kaya mamamatay na ako. Ano? Hindi ka mamamatay, Mahir. Iuwi kita. Ipapagamot kita kay Lama. Dahil nakagagamot pala siya. Nakagagamot ang ating anak, Mahir! Alam mo, Shabana, nagtataka ako kung bakit kita nagamot. Kuminsan kinikilabutan ako. Hindi ko alam na may kapangyarihan pala ako. Marayli, kaloob sa iyo ng alang kapangyarihan yan. Pero hindi ko alam kung sa ala ba talaga galing ang kapangyarihang ito. Kung si ala man ang nagkaloob sa akin ng kapangyarihang ito, ay taos puso kong tatanggapin. Pero kung ito'y galing sa masamang espiritu, ayaw ko. Palagay ko, hindi galing sa masamang espiritu yan, Lama. Sana nga, Shabana. Sana nga.
Teka, hindi kaya totoo ang sinabi ng yung ina sa akin? Ha? Ano bang sinabi sa iyo ng ina? Sabi kasi sa akin, baka naengkanto ka raw. Dahil lagi kang nandito sa higaang bato na ito, kahit gabi na. At ayan, may katabi ka pang kakaibang klase ng bato sa tabi ng puno ng oliba. Oo, pero wala naman akong nararamdaman. Wala akong nakikita. Lama, anak! Tulungan mo ako! Ang ama mo isugod natin sa pagamutan. Nakagat ng napakalaking alakdan sa bukid. Ah, mahabaging ala, ang ama, nakagat ng alakdan. Oh, halika, Rawan. Pumasok ka. Salamat po, mahal na Reyna Remas. Ha? Remas, sino yung kasama mo? Oh, siya si Rawan. Kinuha ko siya bilang dama para may mautusan ako dito sa palasyo. Matagal na kasing wala yung dating dama natin. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Remas, halika sandali. May sasabihin ako. Halika. Dahan-dahan lang, kamrad. Nasasaktan ako. Ano ba yung sasabihin mo? Mabuti pang paalisin mo na ang babaeng yan dito. Ano? Bakit ko naman siya paaalisin? Kailangan na kailangan ko ang isang dama. Paalisin mo na para hindi na siya mapabilang sa biktima ni Aman. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ano? Apat na ang sunod-sunod na dama natin ang nawawala. At hindi matukoy ng mga kawal kung bakit sila nawawala ng panang mula. Kaya ayaw kong madagdagan pa ang biktima ng ating anak. Talagang hindi kita maintindihan, Kamran. Linawin mo nga yung sinasabi mo. Rimas, walang ibang dumudukot sa mga dama natin, kundi ang sarili nating anak. Mamatay na yata ako. Ah, nagdidilim na ang aking paningin. Sige na, Lama. Haplusin mo na ang paa ng ama mo na nakagat ng alakdan. Sige na, anak. Opo, ina. Susubukan ko po. Biglang, malakas na ako, hindi na ako nahihilo. Lama, anak, gumaling ka agad ang ama mo. Nakagagamot ka pala, anak, nakagagamot ka. Hindi ko alam na nakakagamot pala ako. Hinapres ko lang ang mga paa ni Shabana kanina, tapos biglang may napansin kaming liwanag na lumamba sa mga palad ko. At gumaling ang paa niya. Oh, salamat at binigyan mo ng kapangyarihan ang anak ko. Kikita na tayo ng malaki, anak. Kikita na tayo. Ina, ayaw ko po. Ayaw kong tawagan nila akong manggagamot. Nako, naengkanto ka, anak. Baka engkanto ang nagbigay ng kapangyarihan na yan sa'yo. Kaya huwag mong tanggihan. Kundi, may masamang mangyayari sa'yo.
Mahir, kanina pa umaalulong ang aso. Parang may nakikitang masamang espiritu. Aso na naman. Ayan ka na naman. Tinatakot mo na naman ang sarili mo. Parang ayaw kong matulog dito. Parang gusto kong doon na lang ako matutulog sa silid ni Lama. Tatabi na lang ako sa kanilang dalawa ni Shabana. Nako, iiwanan mo ako dito. Eh, kung kaya mo bang matulog na mag-isa dito eh, di maiwan ka. Ako doon na lang ako matulog sa silid ni Lama. Nako. Talagang hindi ako makatulog dito. Parang may mga matang nakamasid sa akin habang nakahiga ako. Ano? Ikaw talaga eh, kung ano-ano lang pumapasok sa isipan mo. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Mahir, eh baka totoong hinala ako. Hinala? Meron mong hinala na naman yung sinasabi mo. Eh baka inkanto yung kinakahulan ng aso. Kaya doon na lang ako sa kwarto nila mamatulog. Ayokong matulog dito. Bakit ka tumayo? Huwag ka nang umalis. Huwag kang matakot. Andito naman ako eh. Eh kung ayaw mong sumama sa akin, eh dito ka nalang mag-isa. Sola, huwag ka umalis. Bumalik ka rito. Sola. Nako, hindi na ako pinakinggan. Parang kinikilabutan na rin ako sa alulong ng aso na yan. Nako, ang mabuti pa eh. Doon na rin kailangan ko matutulog sa silid ni Lama. Mrs. Sola! Hintayin mo ako! Diyan na rin ako matutulog sa silid ni Lama! Sola! Ka. Kung ang mga manggagamot ay kung ano-anong gamot ang ibinibigay sa'yo para gumaling, pero ikaw, wala nang gamot, kundi haplos lang. Gagaling ka agad ang anumang nararamdaman. Shabana, ayaw kong may ibang nakakaalam ito. Ayaw kong maging albularia. Ayaw ko, Shabana. Pero kung engkanto man ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihan yan, wala kang magagawa kundi tanggapin. Baka magaya ka sa mga kwento nila na may mga ganyan daw na naibigan ng engkanto na ng gamot, pero ayaw tanggapin, ay nawawala sa sariling pag-iisip. Nababaliw sila. Ha? Shabana, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kinikilabutan tuloy ako. Lama, wala namang masama kung malaman ng iba na nakakagamot ka. Makakatulong ka nga sa mga taong nangangailangan eh. Kaya kung engkanto man ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihan mo, edi tanggapin mo na. Pero hindi ako handa, kaya ayaw ko. Lama, tulad nga ng sinabi ko, kung engkanto ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihan yan, sundin mo ang gusto niya. Pero, Shabana, hindi pa talaga ako handa. Ayaw ko. Lama, ayaw kong magaya ka sa mga nababalitaan kung ganyan. Ayaw kong masiraan ng bait ang kaibigan kong itinuring ko na parang tunay ko ng kapatid. Shabana? Amid anak, dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ng karosa. Maraming taong dumadaan ngayon dahil kapistaan sa bayang ito. Ina, masamang-masama na naman ako kay Ama. Wala na akong ginawang tama para sa kanya. Lagi mo kasi siyang sinasagot. Kaya galit na galit sa'yo. Nakakainis na kasi si Ama eh. Balit lang na bagay, sinisigawan ako. Kahit nakaharap ang mga kaibigan ko. Kaya kung minsan eh, parang gusto ko nang
mamatay para wala na siyang pagagalitan. Hi! Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hey! Suyuin mo ang iyong ama. Babait naman siya sa iyo. Kaya lang, yeah, ikaw naman kasi itong gumagawa ng sanhi ng ikinagagan niya sa iyo. Ang sabihin niyo, ina, parang ang layo ng loob niya sa akin eh. Ina, may itatanong nga ako sa inyo. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Anong totoo ang itinatanong mo, anak? Ina, si Haring Kamrang Mama ang tunay kong ama. Anak! Ahmed, may biglang tumawid sa daan. Masasagasan! Ano kaya ang mangyayari sa mag-inang Rina Rimas at Ahmad? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.